Yup! Ayun mga kababayan, mga kabarangay, good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mga kababayan, nandito po ako ngayon sa shelter at ako ang driver ngayon at kasama ko rin si Aling Rochelle. So, update ko po kayo regarding kay Kang Conger at isa pa, gusto kong magpasalamat dun sa sponsor. May ipinadala siya kay Kang Conger. Kaya samahan niyo ko at ibigay natin yung gift para kay Kang Conger, kay Angel. Yan. Sana po ay nasa mabuti kayong lahat mga kababayan. Morning! Yan. Morning, Angel! Good morning po! Kumusta ka? Okay lang po. Teka lang, teka lang. Rob, kumusta dito? Okay lang. Okay lang. Hoy! Bless muna, bless! Bless! Bless muna, bless! Bless! Oo, bless ka muna, bless! Bless kay Daddy! Ay, gusto mo, si Ming Ming! Ming Ming! Kalmutin ka nun! Ayan mga kababayan, siguro na-miss ninyo si Angel at saka si Bulilit. Oh, takot ka rin eh! No? Huh? Diyan ka kay mama. Ayan. Lala, kagating ka niyan. Ayan. Mga kababayan, sinong nakamiss kay Bulilit? Mula noon hanggang ngayon. Maliit pa rin, Bulilit pa rin, no? Pero matakaw na yan. Oo. Oh. Pati si Angel. Angel, kumusta naman ang buhay? Ayos lang naman po. Kumusta asawa mo? Okay lang din po. Oo. Alam mo ba, Angel, maraming nakamiss sa'yo. Tinatanong nila kung ano na ang pagbabago, kumusta na ang buhay-buhay mo dito sa shelter. Ayan. Ano po, maayos naman po. Medyo habol lang po ng habol sa bata. Oo, ganun tala. Basta importante, pakaingatan mo yung anak mo, ano? Opo. So si Angel, mga kababayan, hindi ko po siya pinipwersa sa mga gawaing bahay kasi mayroon naman talaga tayong taga-trabaho dyan. Pero sinasabihan namin na magtrabaho siya para matuto rin siya. Hindi para sa amin yun, kundi para sa kanyang pagpapamilya. Kasi si Angel po siya yung batang medyo naligaw ng landas at napaaga yung kanyang pag-aasawa. Kaya sa kanyang edad na hindi masyadong nakahanda, ay nagkaroon ng asawa at anak na sa hindi inaasahan. Pero syempre, talagang ganun ang buhay. Kaya sa mga bago pa lang sa aking channel, sa mga hindi nakakakilala, siya po yung inampon ni Daddy Frankie dito sa shelter. Pero ang pamamaraan na pag-ampon sa kanya is hindi yung pag sinabing ampon dito na hindi po. Balik-balik din po siya sa kanilang bahay, dun sa asawa niya. Kaya free siyang umalis, free siyang bumalik. Kasi ang abol lang namin is yung makain siya, maalagaan yung anak niya, mapaganda yung buhay niya. At kaya ako po kayo in-update mga kababayan dahil mayroon nga po si, sino ba yun? May nagpadala po ng tulong financial para kay Angel. Galing po yan kay Loida Obrero from Ordanita, Pangasinan. Kaya kay Ma'am Loida Obrero from Pangasinan, kabayan, maraming salamat po sa tulong financial ninyo kay Angel. Sana. Ay, ano yung pera ko? Ayan, ito. Angel, may nagbigay si Ma'am Loida Obrero from Pangasinan, binigyan kanya ng 5,000 pesos. Bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi man niya sinabi kung ano yung bibilhin or what. Basta ang sinabi is ibigay ko sa'yo. So bahala ka na. Bilhin mo yung pangunahing pangailangan mo. Vitamins ng anak mo, vitamins mo, gatas. Kailangan, kasi mga kababayan, breastfeed siya. Kaya hindi siya tumataba kasi sa payat niya yan. Tapos nagpapa-breastfeed pa. Although yun ang pinaka-importante. Best para sa kanyang anak. Kaya maghanap ka na lang ng vitamins angkop sa'yo. Pakaingatan mo yung perang binigay namin ng mga supporters natin. Ha? Apo. Huwag mo silang bibiguin. Sana maging okay ang anak mo parati. So ano masasabi mo sa nagbigay?
Ano po, maraming maraming salamat po sa nagbigay ng 5,000 po. Malaking tulong po to sa amin ng anak ko. Pambili po ng mga pangangailangan namin, gatas po, mga vitamins, at ano po, konting damit po. Pero madami po po kaming mga damit. Malaking tulong po ito. Salamat din po sa team po ni Daddy Frankie, pati po kay Daddy Frankie. Kundi po dahil sa kanila, hindi po makakarating to sa amin. Maraming maraming salamat po. Pati po sa pagtulong po sa amin sa pagkukup po sa shelter. Maraming maraming salamat din po. Sa team Rise Above po, maraming maraming salamat din po. Sana po walang sawa po kayong tumulong sa mga nangangailangan. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Yun lang po. Kumusta naman ang asawa mo, Angel? Ano mula noong lagi ka dito, ano naman ang pinagkakaabala ng asawa mo? Ngayon po, nagtatrabaho na po siya. Construction po. Mm-mm. Ano po, nagsisipag-sipag na po para sa amin, para po sa anak niya, natutustusan po yung konting pangangailangan. Nakakatuwa naman po kasi hindi na po siya yung tulad ng dati na ayaw niya po magtrabaho. Ngayon po, nagbago na po siya. Okay. Pag wala po siyang trabaho, naghahanap na po siya. Hindi na po siya natigil sa bahay. Wow. Tapos, Angel, marami kasing may mga nabasa ako sa comment section na gusto nilang makilala yung asawa mo. Kailan pwede namin siyang makilala? Pwede mo ba siyang dalhin dito para makilala din namin siya? Ano po, tatry ko po siyang kausapin kasi po nahihiya po talaga siya eh. Alam mo, Angel, yung hiya kasi ay hindi makakatulong sa atin yon. Ang dapat, mga ganitong bagay hindi dapat ikahiya, ano? Ang ikinakahiya, yung gagawa ka ng masama, ano? Pero gaya ng sinabi ko, nasa inyo pa rin yun. Sinabi ko lang sa'yo, yung request ng mga nagmamahal sa'yo, yung mga sponsor natin. Kasi gusto rin nila makilala at gusto rin nila makita, marinig yung panig niya kung talagang siya ay nagbago na. Pero masaya ako dahil sa'yo mismo galing na nagbabago na siya, malaki ang pagbabago. Opo. Okay. May isa pang tanong, Angel. Actually, hindi ito tanong eh. Payo nila sa'yo. Sana daw hindi mag-iingat ka daw at sana daw. Kasi siyempre, bata pa kayo eh. Opo. Sana daw hindi pa masundan yung baby mo. Anong masasabi mo? Ano po, wala pa po kaming balak sundan. Yes po. Sa hirap po ng buhay ngayon. Ano po, papalakihin po muna namin yung anak namin. Very good. Yun na lang po muna. Makakaasa ba sila? Opo. Basta kami, Angel, hindi kami ang magpapaikot ng buhay mo. Ikaw pa rin ang gagawa. Kayo pa rin mag-asawa ang gagawa ng kapalaran ninyo. Si Daddy Frankie, mga viewers natin, ay nagpapaalala lang sa iyo. Ikaw pa rin ang masusunod, no? Ayaw namin ikaw i-force. Kung ano man yung sinasabi ko sa iyo, payo ko lang yon bilang anak. Pero ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo, ah? Kaya, huwag kang mahiya sa amin kung ano yung gusto mong sabihin, kung saan kahiyang, basta gaya ng sinabi ko, payo lang kami sa iyo. No? Ay. Oh, so ayan mga kababayan, no, nagugutom, magdidiidi yung bata, magdidiidi na. Oh, sige, padidiin mo. Ayan mga kababayan, kay Ma'am Loida Obero from Ordaneta, Pangasinan, maraming maraming salamat po sa tulong ninyo. Napakalaking halaga po ito para kay Angel. Napakalaking bagay, malaking tulong po ito pambili ng gatas at mga pangangailangan nila. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, kabayan. Bagamat hindi mo ako kilala ng lubos, di nyo ako nakausap ng personally, ipinagkatiwala ninyo yung perang pinaghirapan ninyo. At masaya rin po ako dahil naiabot na natin kay Angel. Sa lahat po ng mga kababayan natin OFW, kababayan natin nasa ibang bansa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagtiwala ninyo kay Daddy Frankie. Hindi po magagawa ni Daddy Frankie ito kung hindi dahil sa inyo. At syempre, sa aking team, sa aking mga kasamahan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong, paggabay kay Daddy Frankie. Ganon din sa Team Rise Above, headed by Tita Hani S. Ayan, maraming maraming salamat po. Rice Lynn Garrido, Lisa Liabres, Tamura San,
si Charm, kami kay Official, Shari Pamitan, ayan, Risky, Starry Rai, lahat po ng Team Rise Above, pasensya na kung sino pa yung hindi ko nabanggit. Ayan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nawa, samahan niyo po ako hanggang sa dulo. Sa lahat po ng bagong subscribers natin, mga bagong followers natin, maraming salamat. Sa lahat ng mga followers at naging bagong kaibigan natin sa Anda, Pangasinan, salamat po sa inyong lahat. Salamat po at nakilala ko kayo. Mga vloggers din sa Anda, Pangasinan, sa mga kasama ni Sir Dens, salamat po sa inyo. Ayan, God bless na may magkita po tayo muli. Bye-bye po mga kababayan and God bless po. Bye-bye na be. Ay, padidi na. Yan o, didi ng didi ang baby. Bye-bye na be. Bye-bye po, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan.